Hey guys, my name is Mike and welcome to my channel. So kung balak nyo pong mag-migrate dito sa Canada, so ito po ang mga dapat nyong malaman. Pero bago po yan, kung bago po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe. Number one, madali bang maghanap ng trabaho dito sa Canada? So, unang-unang tinitingnan po ng mga company dito sa Canada is your Canadian experience. Pero kung magmamigrate kayo, syempre dito, wala pa kayong experience. So, one thing po na makakatulong is reference or referral po. Pag nirefer po kayo ng kakilala nyo or kaibigan nyo, 99% po mapapasok kayo sa trabaho. So, pagdating nyo dito sa Canada, may mga program pong free para sa mga newcomers. So, normally, ini-encourage nila yung mga newcomers na sumali sa mga organization para magkaroon ng mga kakilala at magkaroon ng reference. Siyempre, pagdating mo dito, huwag munang choosy sa trabaho kung ano lang yung merong available kasi wala ka pang experience. Pangalawa, bahay. So, mura ba ang bahay dito? Sa totoo lang po, mahal ang bahay lalo na sa mga major cities ng Canada. So, pero kung sa mga ibang cities, provinces na medyo hindi ganong matao, medyo mura-mura ang bahay. Kung unang dating nyo po dito, may mga kamag-anak na kayo na tutuluyan, then that's good. Hindi nyo po kailangan mag-hotel. Pero kung wala naman, kayong kamag-anak, pagdating nyo dito or family kayo, kailangan mag-hotel, then maghanap ka ng rerentang bahay. So bago kayo mag-migrate ng Canada, i-search nyo muna kung magkano yung average rent sa cities na pupuntahan nyo. Taxes. So dito po ang income tax ay nag-range from 15 to 40% ng salary mo. So don't expect na kung magkano yung salary mo, yun may iuwi mo. And bukod doon, yung mga bibilhin mo po dito, mga product, is not final tax. So kung bibili ka sa mga supermarket, so additional tax pa yun. Kung ano yung nakikita mong presyo, may tax pa yun. So ang final price niya plus tax, yun po yung iyong babayaran. Weather. So bago ka mag-migrate dito sa Canada, alamin mo kung anong weather doon sa pupuntahan mo. Dito sa Canada may apat na season, spring, summer, fall, and winter. I-check mo kung saan city ka pupunta. I-search mo kung anong normal temperature doon sa lugar na yon pag winter and pag summer. So meron po mga province cities na ang average ng temperature nila pag winter is negative 30 and 15. Napakalamig po no, na pagka hindi po naka-cover yung mga mukha nyo, eh masusunog. Pero dito po sa bandang Vancouver area katulad namin, ang pinakamalamig na siguro na naranasan ko dito mga negative 13. So it's not that bad. Hindi ganong malamig. Pero malamig pa rin syempre kasi nag-i-snow siya. Language guys. Dalawang official language ng Canada. English and French. So kung sa Quebec kayo pupunta, dapat marunong kayo mag French dahil mga tao doon ay hindi gano'n nagsasalita ng English. Sa Montreal, nagsasalita sila ng konti yung mga ibang tao pero preferred talaga nila ang French. So pag pupunta kayo doon sa lugar na yon, dapat marunong kayo mag-French. Pero yung the rest of Canada naman is normally English ang gamit na salita. Pero syempre, hindi rin tayo gano'ng marunong mag-English. So, yeah, practice-practice lang mag-English. Tippings. So, pag kakain ka po sa restaurant, normally sa mga magagandang restaurant or sa high-end na restaurant, kahit na simpleng restaurant, so normal po dito na mag-tip at kalimitan is 15% ang average na tip na binibigay po sa mga server, mga waiter, mga taxi driver. Pag hindi ka nag-tip, sometimes tatanungin ka kung hindi mo nagustuhan ang servisyo nila. So kaya yun guys, kailangan mag-tip. Public transit. So ang public transit dito guys, kung sa major cities ka like Vancouver area, Toronto, medyo madali lang. So hindi mo kailangan sasakyan. Kahit saan ka pumunta around that area, meron po silang public transit. Kung hindi bus, may sea bus, merong train. So convenient siya. Pero kung sa mga lugar ka, sa mga cities na hindi gaanong matao, kailangan mo nang sasakyan doon. Kailangan meron kang sariling car. Mababait nga ba ang mga Canadian? In general, mababait po ang mga Canadian and matulungin. Pero, syempre, hindi po maiwasan na meron din mga racist at rude.
Pero kahit sa naman po maraming ganun. So, ang good thing is, dito po sa Canada is may equality at may freedom po kayo. So, yes guys, in general, mabait ang mga Canadian. Healthcare is free. So, in general, libre ang healthcare. Pero ang gamot is not. Libre ang healthcare, pero yung mga medicine guys is hindi. Mga dental, vision, mga chiro, physio, lahat yan. Normally, company ang magpo-provide ng extended health insurance. Libre ang school sa mga bata. Yes guys, libre hanggang high school sa public school. Pero meron din naman mga private school na kung gusto mo talagang i-private yung mga anak mo. Pero libre siya hanggang high school. So medyo mahal po ang schooling after high school. So yung ibang module or per subject nag-range ng $500 to $1,000. Isang module lang yun guys. So medyo mahal talaga siya. Kaya dapat pag-ipunan. Wi-Fi guys, siyempre dito ang Wi-Fi is malakas at free. Kahit nasa mall ka, kahit nasa restaurant ka, halos kalimitan, kahit sa fast food, sa McDonald's, may mga free Wi-Fi sila. So kahit sa ospital, may free Wi-Fi. Doon lang sa mga hiking area, siyempre mga walang signal minsan kasi walang mga doon connection. So yan guys ang mga dapat nyo malaman bago kayo mag-migrate dito sa Canada. Please comment down below kung meron man ako nakalimutan o meron pa kayong mga idadagdag na tanong. And I'll try to answer all your questions. Shoutout pala sa bibong-bibong si Amara na inaanak ko. Lagi nanonood ng video. And thank you po sa lahat ng nag-subscribe at sa mga nag-watch po ng video. If you like this video guys, please hit like, share, and subscribe button. So thank you guys and see you on my next video. Peace!